Ang 6 sa 10 mga opisyal ng Philippine Navy na pinasisibak at pinakakasuhan ng murder ng ombudsman sa kaso ng pagkamatay ni Ensign Philip Andrew Postanio, 16 na taon na nakakalipas, ay inirekomenda na ni Navy Flag Operation Command Vice Admiral Alexander Pama na madismiss sa serbisyo ayon sa opisyal na tagapasalita ng Hubong Dagat ng Pilipinas, Lieutenant Colonel Omar Tunsay. Ay nagbigay na kaagad ng direktiba si Admiral Pama sa aming concerned staff na i-relieve at i-reassign yung 6 na alleged na involved sa kaso dito sa holding station sa headquarters ng Navy. At ito ay sinagawa upang magkaroon ng pagkakataon din yung mga akusado na magsama-sama at ma-consult ang kanilang legal advisor. At bukod dito ay bibigyan sila ng floating status. Hindi sila under arrest, hindi sila under confinement. They're on floating status. Basta't nasa isang lugar lang sila dito sa loob ng headquarters. At kasama sa direktiba na to na they should be available kung sakasakali magkakaroon ng administrative or legal requirement. They should make themselves available. Paano doon sa order ng court na sibakin sa kanilang serbisyo? Ayun, kasabay dito sa pag-relieve sa kanila, maglalabas na rin ng recommendation ng Flag Officer in Command recommending to higher headquarters na sila ay dismiss. Wala kasi sa level ng authority ng Philippine Navy ang mag-dismiss ng commissioned officers. Matatandaan natin na sa 6 na aktibong akusado, 4 dito ang commissioned officers at 2 enlisted personnel. Yung mga commissioned officers, dahil commissioned sila, higher headquarters ang may approving authority para sila ma-dismiss. Ang unang hakbang na isinagawa ni Admiral Pama ay magbigay ng recommendation base dun sa order ng ombudsman na sila i-dismiss. Si Lieutenant Colonel Omar Tunsay, ang opisyal na tapagsalita ng Philippine Navy. Yan ang ulat mula sa punong himpilan ng Hukbong Dagat ng Pilipinas. RH 911, Ping Formento, naglilingkod sa pagbabalita.